inihandog na mga mensahero ng Norte. Kapiling ang Diyos sa bukang liwayway. Isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ika-22 ng Enero, taong 2022. Pinili tayo ng Diyos para tayo'y iligtas. Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. 2 Tesalonika, Kabanatay 2 at ang talatay 13. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan, kaya tayo ay nagiging mga manggagawang kasama ng Diyos. Hinihintay ni Kristo ang pakikipagtulungan ng kanyang iglesia. Hindi niya pinanukala na magdagdag ng mga bagong elemento ng lalong pagiging epektibo sa kanyang salita. Kanyang nagawa ang dakila niyang gawain ng pagkakaloob ng inspirasyon sa salita. Ang dugo ni Hesukristo, ang banal na Espiritu, ang banal na salita ay atin. Ang layunin ng lahat ng kaloob na ito ng langit ay nasa ating harapan. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa kung kaya namatay si Kristo at nakabatay sa atin na panghawakan ang mga pangako na ibinigay ng Diyos at maging kamanggagawa na kasama niya. Ang mga ahensya ng langit at ng tao ay kailangang magtulungan sa gawain na tumayo sa mga payo ng Diyos na tumahan sa walang hanggang kataasan ng sangtuwaryo. Ang lahat ng elemento ng katotohanan ay nasa Kanya at Kanya. Siya ay kaisa ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng higit sa Kanyang unawain ng isipan ng tao na sa gawain ng pagmimisyon ay ipakita si Kristo at siya na napako. Si Kristo na bumangon mula sa mga patay. Si Kristo na umakyat sa kaitaasan bilang ating tagapamagitan. Ito ang siyensya ng kaligtasan na kailangan nating matutunan at ituro. Sa kanyang mga pagsisikap na abutin ang pamantayan ng Diyos para sa kanya, ang Kristiyano ay walang dahilan para mawala ng pag-asa. Ang moral at espiritual na kasakdalan sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ni Kristo ay ipinangako sa lahat. Si Jesus ang pinagmumula ng kapangyarihan, ang bukal ng buhay. Inaakay niya tayo sa luklukan ng Diyos at inilalagay sa ating mga bibig ang panalangin kung saan tayo ay dinadala ng malapitan sa Kanyang sarili. Sa ating kapakanan ay Kanyang pinagagana ang makapangyarihan sa lahat ng mga ahensya ng langit. Isang maganda at mapagpalang umaga.